Hello guys, what is up everyone? So nagbabalik tayo, well, hindi tayo nagbabalik. Well, nagbabalik tayo ng sobrang matagal na panahon sa ano, sa gagawin natin ito. So basically, matagal na tayo hindi nakapag unboxing, no? So ang gagawin natin ngayon is may i-unbox tayo, may nabili ako na sobrang happy ako. Kaya gusto ko siyang i-unbox. Last yata na nag-unboxing pa tayo eh, yung mga about sa cycling pa, no? Yung sa bike ko before, mga bike shoes, saddle and stuff. But this time, it's a different unboxing kasi ang i-unbox natin ay isang mouse or gaming mouse. There we go. So unboxing lang to, wala tayong review. Well, siguro may mga comment ako along the way about the product, pero hindi to review talaga. Papakita lang natin kung ano ang meron sa loob ng box. Okay? So, kukunin na natin. Nandito actually, nabuksan ko na siya. So, pero hindi ko pa siya nabuksan lahat. Tiningnan ko lang yung mouse to check. And ang i-unbox natin ngayon ay, tara! Yung Pulsar Roto Box. Okay? And, nandito yung box. There we go. So kung hindi nyo mababasa, ito ay isang limited edition. 1,000 lang yata meron. 1,000 lang yata yung ginawa nila. I'm not sure kasi nakalagay dito Pulsar X2 Rotobox Exclusive Limited 1,000. So there we go. So makikita ninyo the box itself. Premium feel siya. Medyo mid-range yung pricing ng ano na to, ng mouse na to. Nasa 5,000 pesos lang siya. Compare mo naman sa mga Razer na umabot ng 7K or anything. So, ayun. So, the box itself, may hologram na siya. So, maganda yung box. Sturdy siya. Tapos, ayan, meron din siya dito yung parang icon ni Rotobox. And sa gilid, alam ko Rotobox ang pagkabasa nito na naka parang Japanese yata na character to. Ayan. And, yun, meron din sa kabila. So there. So box pa lang, no? Ito yung bottom niya. So box pa lang, talagang ayos na. So ito na, bubuksan na natin. Tara! Nakikita nyo na yung mouse, pero mamaya na to. So pagbukas mo ng box, ayan, meron ulit siyang mga design dyan. So there you go. And ito yung sa loob. Tatanggalin natin to. And ayan, may hologram na naman siya ulit. So, lalagay muna natin to dito. So, ito una ay ang kanyang sasabi dito, USB receiver. So, there. So, yan. So, may takip siya. Yan. Oh, okay. So, ito lang yung receiver. So, yan. Maliit lang siya talaga. Which is good. Akala ko ito. Sasabihin ko sana na parang ang laki ng receiver. Pero, pwede siyang maging charger. Okay? So, hindi ko alam kung paano gagana to. Pero, meron siyang Type-C dito. So, ayan. So, I think pwede itong masaksak sa isang USB pa. Para maging charger siya yata. I'm not sure. Pero, ito yung unang laman. Next, na bubuksan natin. Sensya na ako sa angulo ha, kasi webcam ko lang gamit ko. Meron siya isang box. Yan. Hindi ko alam anong laman nito. And of course, I think it's a charging cable. Yan. Yung charging cable niya. And kung gusto mo mag-wired, pwede rin. Meron siyang rubber na pang ano, pang tali. And meron siyang ganito para siguro protection. Type-C na siya. There you go. And then, USB. So there. Maganda yung ano, parang tela lang siya na ano, na cable. Tela. And, oh, merong, ito yung collector's card na sinasabi nila. Unfortunately, hindi yung hologram yung nakita natin. Kasi meron ano nito eh, parang card na limited talaga siya. Pero tingnan nyo, 1 of 1,000. Hindi ko alam kung ito yung number 1 nakuha natin.
Oh. Pero may 3395 din sa taas. So nandito yung mga specs niya and then nakalagay yan limited edition. So there. So, yung specs ng mouse sensor PAW3395 resolution 26,000 DPI IPS 650 switch Kai GM 8.0 tapos encoder TTC gold which is hindi ko naman alam ano ibig sabihin nun. Pero baka gusto nyo lang malaman kaya ayan. And meron tayong sticker Pulsar. Ganda. Pero mas prepare ko sana kung yung sticker yung dito lang kaysa yung buong ganyan. Pero goods na yan. Susi pa ba tayo? And of course, last but not the least is yung instruction manual na of course. Walang nagbabasa. So there, yun yung nasa box. And of course, ang bida is yung mouse. Yan. Yan ang mouse. So ito yung top view niya. Yan. Side view. Andyan may rotobox na ano ulit. Rotobox na pangalan in Japanese. Tapos kabila. Yan. Tapos yung sa baba niya, ano siya, parang may butas. Kasi sobrang gaan niya guys. Andito yung switch ng DPI. And then andito yung switch ng power. So there. So yun siya, below 50 grams siya tato. So saktong-sakto lang siya sa kamay ko. So ayan. And sobrang tactile niya rin. And naririnig niya yata yung click niya. So there. So may bago na tayong mouse. Excited na akong gamitin to sa work. And paminsan sa ano rin. Sa gaming. Para actually para to sa Mac ko eh. Kaya siya gray kasi yung Mac ko gray din. So terno na sila. There we go. Maraming salamat sa panonood. Peace out. I'm grateful. Oh yeah. Able. Oh yeah. I'm stable.